Ayun, hello. Ito po muna yung ano, yung last na live ko for today kasi napansin niyo po sa mga video ko, no, dilat-dilat yung mata ko kasi 3 AM na ako nakatulog, no? Talagang napuyat ako sa pag-aaral, no, ng doktrina ng simbahan kasi gusto ko rin naman merong ma-share everyday sa inyo. Kaya talaga nagpupuyat ako, no? Kaya ngayon ang aga kong nagising kasi syempre ang mother ko, no, may sakit. So kailangan kong maaga gumising para gawin yung gawaing bahay, no? At sa mga AMS, sa Ave Maristela Catholic Defender, no, welcome po kayo yung mga nagkaroon ng issue, no, sa grupo namin. At napaka-blessed and I'm so thankful na yung mga nagkaroon ng issue noon sa AMS ay nagbabalik na ulit, no, sa grupo namin at humingi na sila ng tawad. So hindi naman ako nagtatanim ng galit, eh, no? Say sorry is okay. Ayun, then nandoon na po sila sa AMS. So dito na po tayo sa pag-uusapan natin. Ang ilalatag ko sa inyo dalawa, no? Yung ito yung mga naging latagan ko sa mga post ko tong buong isang linggo. Unang-una dito tayo sa sacred images, no? So sa mga sagradong imahen. Ang sabi ng sulpot, bakit daw itim ang Nazareno, negro ba si Kristo o maitim o sunog ba si Kristo, yun ang sinasabi nila, no? At talagang ang dami nilang memes, lalo na ng iglot, no, yung paglalapas tangan sa sagradong imahe ng simbahan. Ang imahin po ng Nazareno, ito po ay yari sa ivory. Actually merong dalawang klase ng Nazareno noon during that time. Ito ay ang Nazareno pangmasa at Nazarenong maharlika. Ang parehong Nazarenong ito ay kulay ng ivory. Kulay puti po sila, no? At lulan ng isang barko galing ng Espanya, ito ay dadalin sa Pilipinas. Yung barkong ito na pinagdadalaan o pinaglalagakan ng mga imahe ng Nazareno ay nasunog. No, nasunog yung mga imahe na ito at dahil nasusunog yung barko, yung usok po ng barkong ito, yun po ang kumapit sa mga imahe ng Nazareno kaya sila nangitim. Hindi po porkit itim ang imahe ng Nazareno ng simbahang Katolika, ito ay pinapakita namin si Kristo ay negro or maitim. Hindi po. Ang pagiging itim ng Nazareno, ito ay dahil sa usok, no, sa usok na daladala nung barko nung ito ay nasunog, no. At itong Nazarenong ito na nasa Quiapo, siya na lang po yung natira. Dahil yung isang Nazareno, which is yung Nazarenong Maharlika, ay nawasak po dahil po sa digmaang pandaigdig, no, noon, World War II, no, kung hindi ako nagkakamali, nasira na po siya sa gera. At ang naisalba itong Nazareno ng masa, na which is itong nasa Quiapo, kaya po siya itim. Bakit ba iba't iba ang mukha ng ating mga imahin? Ang mga imahin po ng Iglesia Katolika, ito ay hinango sa mga pinta at guhit ng mga sinaunang Kristiyano. Ang pinagbasihan po ng mga itsura ng sagradong imahen, ito ay binasi lamang sa mga iginuhit ng sinaunang Kristiyano. So kung ang sagradong imahen, tatanungin niyo kami na paano namin nasisiguro na yan ay mukha ni Kristo, yan po ay galing mismo sa sinaunang Kristiyano. So kung sasabihin niyo mali ang itsura ng sagradong imaheng ito, sasabihan, dapat nyo rin pong sabihan na ang mga sinaunang Kristiyano, mga sinungaling din. Hindi po ba? Hindi nyo maiintindihan ang mga wangis o itsura ng mga sagradong imaheng ng Catholic Church kasi wala naman po kayong mga sinaunang Kristiyano. Only the Catholic Church lang po, kami lang po ang may matatawag na early church fathers, no? O early Christians. Catholic Church lang, wala po kayong early Christians, so mga sulpot na yan. Ikatlo, ang sinasabi nila, yung vinevenerate daw nating mga imahin ay mukha ng mga artista. No, bakit daw natin kinakailangang i-venerate yung itsura ni Kristo na pero ang gumanap ay mga Hollywood actors, no? Unang-una, ang vinevenerate po ng Roman Catholic Church ay hindi yung mga artista, kundi yung sinisimbolo o yung mga naging ganap ng mga artistang ito. Yung mga artistang gumanap kagaya ng Passion of Christ, hindi naman po ganun ang mukha niya, hindi po ba? Sinikap at pinilit ng artista na gumanap sa Passion of Christ, maging kamukha si Kristo.
Tama po. At nung ipinalabas ang Passion of Christ, hindi naman po yun, hindi naman ipinakita doon yung buhay ng artistang yon. Ang ipinakita po doon yung buhay ni Kristo, which is Bible-based, biblical yon. So wala naman po sigurong masama kung gagamitin yung mga naging itsura ng mga artista na kumatawan bilang Jesus. Kasi yung mga larawan o pictures ng mga kumatawan bilang Jesus, hindi naman po yung artista ang tinitignan namin doon, kundi yung symbolical. Kung ano yung simbolo o nire-representa nung larawan. Ang tinitignan namin doon, ito yung naging buhay ni Kristo. Kasi yung mga artista na nagumanap bilang Kristo, biblical yon, no? Hinango nila sa Biblia. So wala pong masama kung i-venerate yon. Hindi namin yun i-venerate bilang sila ay mga artista. I-venerate namin yon yung naging ganap ng buhay ni Kristo dahil yun yung isinabuhay nila na diwa, no? Ngayon, bakit iba-iba ang itsura ng Kristo natin? Ang mga tao noon, iba-iba naman din po ang kamay natin sa pagguhit. Tama po? Kapag gumawa tayo ng, halimbawa tayo ay nag-drawing ng isang bahay, iba-iba ang forma, iba-iba ang itsura ng pagkakaguhit natin. Dahil hindi naman po lahat ng tao ay bihasa sa pagguhit. Tama? Hindi naman po tayo lahat ay magaling gumuhit. May mga taong hindi talaga marunong mag-drawing. Kagaya ko, hindi po ako mahilig sa ganyan. Ngayon, kaya sila nagkakaiba-iba ng guhit, dahil iba-iba din po ang tao ang puminta at nagpinta, no? Hindi po lahat ng mga nagpinta sa mga katakomba na kung saan doon nagtago ang mga sinaunang Kristiyano, dahil sila ay pinapatay ng Romanong pagano, no? Doon sila nagmamas, doon sila nag-gospel sharing doon sa mga pinagtataguan nila. Iba-iba po ang way nila kung paano nila dinescribe yung itsura ni Jesus. And kung sila ay mga sinaunang Kristiyano, no, during that time, ibig sabihin, ito ay nagpasa-pasa yung larawan, no? Ito ay nagmula, hindi naman sila guguhit kung hindi nila nakita eh. 'Di ba? Guguhit ka ba ng isang itsura o ng isang anyo nang hindi mo nakikita? Bakit sila nakaguhit ng ganoong larawan? Dahil yon ay ipinakita din yung guhit na yon ng mga mas nauna pa sa kanilang Kristiyano. Hindi po ba? Kagaya ni Felix Manalo. Si Felix Manalo, 1914, di ba? Siya ang nagtatag ng Iglesia ni Kristo. Bakit natin siya kilala at nakikita yung itsura niya? Dahil ipinasa-pasa yung kanyang larawan. Di ba? Hanggang ngayon, 2022, alam natin yung itsura ni Felix Manalo, doon na hindi naman tayo pinanganak noong 1914. Alam natin yung mukha niya kasi naipasa yun eh, naipasa-pasa. Kaya hanggang ngayon, nagpapatuloy yung existence niya. Alam natin yung mukha. Ganon din yung mga sagradong imahen, yung itsura ng mga imahen ng simbahang Katolika. Naipasa-pasa din yung mukha ni Kristo. Na which is yun ang pinagbasihan ng Catholic Church. Kaya yung mga images ng Catholic Church, ito ay may basihan, hindi ito katang-isip. Ito ay galing mismo sa mga pinta ng mga sinaunang Kristiyano na inadapt nating mga Katoliko para i-venerate. Gaya nga po ng sinasabi ko, nagagawa ninyong parangalan at itanghal ang mga founder ninyo na nagtatag ng mga sekta ninyo. Bakit hindi natin parangalan din yung mga iginuhit na larawan ng mga sinaunang Kristiyano? Wala rin namang masama doon, di ba? Kasi hindi naman banal na namatay yung mga founder ninyo, di ba? Sila ay namatay ng makasalanan. So bakit hindi natin bigyan din ng pagpaparangal sa pamamagitan ng paggawa ng mga imahin o larawan ng mga santo at mga banal, at ito ay galing at mula mismo sa guhit at ipininta ng mga sinaunang Kristiyano. So wala po ako nakikitang masama doon. And last but not the least, ang pagluhod ng mga Katoliko sa tuwing tayo ay nananalangin sa harap ng isang imahin, hindi po ito nagpapakita na ang isang taong nakaluhod at nananalangin na may imahin sa harap, ito ay direktang nagsumasamba doon sa larawan. Hindi po. Ang imahin ng simbahang Katolika, kung bakit kami meron kaming mga imahin habang kami ay nagdadasal, ito ay isang replika ng aming pananampalataya. Ang mga imahin at tributo ng mga sagradong ito, ito ay pagpapakita sa amin ng paggalang na kaming mga Katoliko ay pinararangalan namin
yung nire-representa ng isang bagay. Kaming mga Katoliko kasi, mas lalo kaming nai-inspired, mas lalo kaming nag-aalab. Kung meron kaming mga nakikita na mga larawan ng mga banal, no, mas lalo tayong gaganahang magdasal, hindi ba? Halimbawa, meron kayong iniidolong artista, 'di ba? Kunyari si Marga, no, si Marga o si ang pangalang artista niyo basta si Marga ng Kadenang Ginto. Kapag nilalagay ko siya sa wall ko, minsan wallpaper ko si Marga kasi idol ko siya. Araw-araw iniisip ko gusto ko maging kamukha niya. Hindi po ba? Parang mas nai-inspired ka na, ay, magpapaganda ko, kailangan gayto ako kaganda. Ganon din kami, mga Katoliko, why we have sacred images. Kasi kapag tumitingin kami sa mga sagradong larawan, ang unang-unang pumapasok sa isip naming mga Katoliko, gusto ko siyang tularan. Dapat namin tong tularan na si Kristo nga naghirap, si Kristo dinuraan, si Kristo nilapastangan. Sa pamamagitan ng mga larawang iyan, yan ay nagre-remind sa aming mga Katoliko, nagbubukas sa aming mga konsensya na dapat kaming manatiling banal at dapat kaming maging banal, dapat kaming maging mabuti. Tama po? Malaki ang naiaambag ng mga sagradong larawan. Unang-una, ito ay nakakapagbigay ng mas mabisang pagtuturo sa mga kabataan sa papaanong paraan. Kapag tayo po ay nagsisimula pa lang mag-aral, 'di ba? Tayo ay pumasok ng nursery. Tayo ay ginagamitan ng mga guru natin o teacher ng mga larawan, kagaya ng A is for apple, B is for ball. Gumagamit sila ng mga larawan para madali natin itong matandaan. Hindi po ba? Oh, ito ang letter A. Ang letter A, apple. Hindi po ba? Ganon din sa atin sa ating mga Katoliko. Gumagamit tayo ng mga symbolical images like Jesus Christ, Virgin Mary, or yung mga saints, no, yung mga Catholic saints, for us to easy nating matandaan, no? Madali natin siyang aralin. Hindi po ba? Halimbawa, pag may nakita tayo at nakamulatan nating mga tao na makakita tayo ng isang babaeng nakabelo, number one ang iisipin ng tao, Virgin Mary. Sino ba si Virgin Mary? Mother of God. Tama po ba? Mas madali nating maiintindihan yung halaga ni Mama Mary. Diba? Kasi nakikita natin agad doon sa mga larawan. Ano? Nakakita tayo ng crucifix. Ano unang-unang iisipin mo? Si Kristo yan. Diba? Because Jesus Christ was crucified. Madali nating maiintindihan, ay si Papa Jesus to, siya yung tumubos ng kasalanan. So malaki yung naiaambag ng mga sagradong imahin pagdating sa pagtuturo ng aral ng Kristyanismo, no? Tapos yung nagsasabi po na bakit Mama Mary at Papa Jesus ginawa daw nating magulang. Well, basically magulang naman talaga natin sila. Papa Jesus is not actually literally as your father biologically, no? Pag sinabi natin Papa Jesus, it means Jesus Christ is the father of faith. Siya ang ama ng ating pananampalataya. Siya ang pinakapunong saserdote, pinakapunong pari. 'Di ba? That's why Papa Jesus, kasi siya ang ama natin sa pananampalataya. Why Mama Mary? Virgin Mary, Blessed Virgin Mary, siya ang ating inang simbahan. Siya yung mother of our church. Tatandaan natin, si Kristo ay nagtatag ng kanyang iglesia, which is the Catholic Church. At anak ni Maria si Kristo. Kung si Kristo ay nagtatag ng isang iglesia, ibig sabihin, ang magiging nanay ng tatag ng iglesia, ng tatag ni Kristo na iglesia, ay si Maria. Dahil anak niya si Kristo. That's why Mama Mary at Papa Jesus ang tawag natin sa kanya. Actually, hindi lang Mama Mary at Papa Jesus, pwede ring bro. Diba yung iba tinatawag sa mga kursilista rito, Kuya Jess ang tawag kay Jesus, no? O kaya Bro Jess ang tawag nila kay Jesus sa mga kursilista. Marami tayong pwedeng gamitin na katawagan, no? Sa ating pinaniniwala ang pananampalataya, pero nakadepende 'yon kung ano yung kahulugan. No, huwag niyong gagawing literal kayong mga sulpot na dahil meron kayong narinig na Papa Jesus o Mama Mary, ito ay iisipin nyo agad, biological na. No.
Spiritual po sila. So, spiritual din dapat yung mindset natin. Mindset ba? Mindset, no? So, napakalaking halaga po ng sagradong imahin sa ating mga Katoliko, no? Napakalaking bagay niya dahil yan po ang nagre-remind sa atin, no? Sa atin na dapat araw-araw gumawa tayo ng mabuti, no? At yan yung nagbibigay sa atin ng inspirasyon para manatili tayo sa paglilingkod, yung makakita tayo ng mga bagay-bagay, no? Kasi ang tao, visual creatures yan eh. Visual creatures tayo, di ba? At may mga tao na to see is to believe. So kung araw-araw tayong makakakita ng mga sagradong imahin at alam naman natin yung nire-representa ng mga imahin na yan, mas lalo tayong mai-inspired maglingkod, no? At yung nagsasabi po na sumasamba tayo sa kahoy, sa bakal, kung ang sagradong imahin ng simbahan ay lehitimo na sinasabi ng sulpot na yan ay Diyos mismo natin, ah dapat pala kapag umaalis ako, daladala ko din yung crucifix dito. Kasi Diyos ko yun eh. Hindi po ba? Kung ang mga symbolical images o yung mga secret images ng Catholic Church, yan ay literally God, no, na sinasabi ng sulpot o literal na Diyos talaga natin, bakit sana pala bitbit natin yung cross dun sa simbahan? Kasi hindi natin daladala ang Diyos. Hindi po ba? Pero bakit hindi natin dinadala yung mga sagradong imahin na yan kapag tayo ay umaalis? Because it was only a symbolically. Yung ano lang yan, isa lang yung simbolo. Kagaya nila Felix Manalo, kagaya nila Eli Soriano, sila ay may mga tarpaulin, 'di ba? Hindi porket sila ay may mga tarpaulin, hindi porket sila ay may mga picture ni Felix Manalo, it means sinasamba na nila 'yon, 'di ba? Kaya sila gumagawa ng mga tarpaulins o ng rebulto ni Felix Manalo para ipakita sa tao yung nagawa ni Felix Manalo, yung naiambag ni Felix Manalo sa kanilang paniniwala. Tama po? So, ganun din ang Catholic Church, tayo ay gumagawa ng mga sagradong imahin para ipakita din natin kung ano yung mga naging ambag nila sa pananampalatayang Kristyanismo bilang isang Katoliko. Kasi hindi, kahit kailan, wala, hindi tayo at walang mababasa na ang kahoy naging Diyos. Ang bakal naging Diyos. Diba? At itong mga katawagan na ito, pagdating sa mga sagradong imahin, ito yung paboritong gamitin ng mga hindi Katoliko kasi umaakay sila ng tao eh. Hindi sila makakaakay ng tao kung gagamit sila ng patas na laban. Kinakailangan, pag sila ay aakay ng tao, uunahin muna nila manira. Kaya may mga taong naniniwala agad sa statement ng mga sulpot kasi hindi naman aral yung inaaralan nila eh. Hindi yun aral, hindi nila alam kung ano ba ang stand ng Catholic Church pagdating sa mga sagradong imahin. Ang alam lang ng ibang mga Katoliko is nakikita lang nila na may mga imahin tayo, meron tayong mga krusipiho, pero yung aral at doktrina ng simbahan pagdating sa mga bagay na ito, hindi lahat po ng Katoliko naiintindihan yan. Kaya ang ginagawa ng mga sulpot, gagawa sila ng strategy. Kasi kung sasabihin nila na tignan nyo ang Catholic Church, yung may mga imahe, oh. Pero ano, hindi nila sinasamba, pero mali pa rin. Yun, pwede yun eh. Kasi kung sasabihin nila na dahil sa pagkakaroon natin ng mga sagradong imahin, ito ay pagpapakita ng pagsamba natin literally sa isang bagay, may mga rebulto ang ibang sekta. Diba? At sasabihin ng ibang sekta, hindi nila sinasamba yun. Hindi po ba? Ano ba ang pagkakaiba ng rebulto nila sa rebulto natin? Diba, ang pagkakaiba lang naman, yung sa kanila hindi banal, sa atin banal. Pero kung paano nila venerate yung mga rebulto nila, ganun din sa atin. Diba, nag-aalay pa nga ang INC ng Bulaklak. Nag-aalay ang INC ng nagdadasal si ang mga Manalonians dun sa rebulto, pero hindi sa rebulto mismo, pero ipinagdadasal nila yung yumao nilang si Felix Manalo. Hindi po ba? Ganun din tayo. Tayo ay tumatayo, lumuluhod, dumidipa, humaharap sa isang rebulto, hindi para ito ay sambahin. Tayo ay ginagawa natin tong bagay na to bilang tanda ng ating paggalang sa nire-representa. Kagaya ng mga larawan ng ating mga magulang at mahal sa buhay, ito ay
masaya tayong ipinangangalandakan at ipinapakita sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin. Hindi dahil gusto nating sambahin nila yon. Ito ay ginagawa natin, ipinapakita natin, dahil tayo ay proud na mahal natin to. Diba? Yung mga magulang na ang mga anak nagtapos ng magna cum laude, summa cum laude, nagpapatarpuling sa labas. Bakit? Para ba sambahin ng mga tao? Hindi. Ganon sila ka-proud na ang anak ko summa cum laude, ang anak ko magna cum laude. Ganon din ang mga yumao. Diba? May mga sa Katoliko, pag may namamatay sa mahal natin sa buhay, nagtatarpuling tayo. Bakit? Para ba sabihin pumunta kayo, sambahin nyo yung yumao namin? Hindi. Nagpapatarpuling tayo at gumagawa tayo ng mga larawan nila sa labas, 'di ba? Pinapaskil natin to inform people na namatay na 'to. Ah, nagluluksa ang pamilya ko, sana naman makiramay kayo. Ganon din tayong mga Catholic Church, tayong mga Katoliko. Tayo ay nagpapakita ng mga sagradong imahin, hindi dahil sa sinasabi nating Diyos 'to, sambahin niyo 'to, Diyos 'to, hindi. Tayo ay may mga sagradong imahin para i-remind sa kanila na itong mga nasa imaheng ito ay mga banal. No? Itong mga nasa imaheng ito ay may malaking naiambag sa pananampalatayang Kristiyanismo. No? Kaya yung mga sulpot, kung makakabasa kayo ulit ng mga latagang rebulto, yan lang ay kanilang taktika o ways para iligaw ang tao. At kapag kayo ay nakaka-encounter ng mga gayong klaseng sulpot, tapatan nyo, huwag nyong tigilan. Dapat ang mga ganyang mentalidad o ang ganyang estratehiya na ginagawa ng mga sulpot para mandayan ng tao, pinuputol. No, putulin ninyo ang mga sungay nila. Huwag nyong sukuan. Tapatan nyo ng tapatan para matigil ang mga basurang latag nila laban sa ating mga Katoliko. Like what I've said, as a Catholic, hindi po tayo sumasamba sa rebulto at huwag silang mas marunong pa sa atin. Kung meron mang nakakaalam kung paano natin tratuhin ang isang bagay, Katoliko 'yon at hindi sila. Tama po? So ang mas nakakaalam pagdating sa kung paano nating i-venerate ang isang bagay, tayo 'yon. Bakit ba mas marunong pa sila sa atin? Sabi sila na sa amin sumasamba tayo sa rebulto, tayo na ngang mga Katoliko nagsasabi hindi. 'Di ba? At hindi nila matatanggap 'yon kasi pag tinanggap nila 'yon, tapos ang pekeng sekta nila. No, kasi yun lang naman ang isa sa panghatak nila. Kalawa, dito po tayo sa Trinity. Well, actually itong Trinity na to, hindi ko pa siya napag-aaralan at hindi pa ako sa kanya nakatutok at nakafocus aralin kasi napaka-sensitibo, no? Ang aral kasi ng simbahan sa Trinity ay isang hiwaga. No, at hanggang ngayon, wala pang nakakaalam kung ano ba talaga ang tunay na diwa ng Trinity. No, walang nakakaalam kasi nga isa siyang hiwaga. Kaya itong sensitibong paksa na to na Trinity ay hindi ko masyado pa munang pinagtutuunan ng pansin kasi masyado siyang mabigat na latag, no? Iikot 'yan sa Ama, Anak at Espiritu Santo, eh, yung Divinity of Christ and saka Divinity of Holy Spirit. Medyo mabigat-bigat siya, no? Hindi ko pa siya kaya at doon muna ako sa mga basic kasi mas kailangan ng mga Katoliko ngayon yung mga basic catechism. Ang Trinity, ang sinasabi kasi ng sulpo, tatlo ang Diyos natin. Tama? Ito naman yung lagi nilang sinasabi. Ang gulo ng aral yung mga Katoliko, tatlo ang Diyos nyo. Unang-una bilang isang Katoliko, pag tayo ay nagsa-sign of the cross, ano yung sinasabi natin? Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. I repeat, pag tayo ay magsisimula magdasal o panimulang panalangin, tayo ay mag-aantanda ng krus. Tama? O sign of the cross. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kung titignan ninyo, dun pa lang sa sign of the cross, sa ngala ng Ama, sa ngalan, hindi siya plural. Kahit kailan, hindi tayo nag-aantanda ng krus na sinabi, sa mga pangalan. Diba? Pero ang sinabi doon, sa ngalan. Sa pangalan ng, hindi sa pangalan ng mga. Kasi nga, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, bakit ang sign of the cross, ang tawag natin, ang pagbigkas natin, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, hindi yung sa mga pangalan? Because ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo ay Diyos.
Tama po. Kahit kailan, hindi sila pwedeng maglatag ng mga Diyos. Bakit? Unang-una, ang Trinity natin, ang aral ng Trinity, tatlong persona, iisang Diyos. Diba? So kapag sinabing Diyos lang, ibig sabihin, singular. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Hindi po yan binabanggit nating mga Katoliko, mga Diyos, Diyos Ama, ikalawang Diyos, Diyos Anak, ikatlong Diyos, Diyos Espiritu. No! Ang lagi nating bigkas, salitang Diyos, Diyos lang. At pag sinabi mong Diyos, singular. Diyos Ama, singular. Diyos Anak, singular. Diyos Espiritu Santo, singular. So, itong tatlong persona na ito, which is yung Ama, Anak, at Espiritu Santo, sila ay binubuo ng singular, na which is God. Hindi gods, hindi goddess, kundi God. God is a singular word. At itong singular word na ito ng God, ito ay binubuo ng tatlong persona. Bakit naging tatlo ang persona? Bakit naging tatlo? Dahil meron tayong Ama, Anak, at Espiritu Santo. Itong tatlong personang ito, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, sila ay binubuo ng salitang God. Nakukuha nyo po? Kaya pag sinabing Father, God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. It is plural. It is singular. No? So, ibig sabihin, hindi siya mga. Hindi siya pwedeng sabihing mga. Pag sinabing Diyos, singular. Ito ay tumutukoy sa iisa. Tama po? So, pag sinabing God, the Father, ang God, ang Father. God the Son, ang God, yung Son. God the Holy Spirit, ang God, yung Holy Spirit. Hindi po sinabing Goddess. Papasok ang ideya ng salitang tatlong Diyos kung may batay sa titulo na idudugtong mo. Kunyari, Diyos Ama, halimbawa, ang Diyos Ama ay Diyos ng tagapaglikha. Ang Diyos Anak ay Diyos ng kaligtasan. Ang Diyos Espiritu Santo ay Diyos ng pagpapabanal. Yun ang tatlong Diyos. Tama po? Kasi meron silang titulo . Halimbawa, ako, tapos, kunyari, tatlo tayong mag-i-stand na Diyos. No? Masasabi, kung merong Diyos ng kagubatan, tapos sabi natin Diyos ng kagubatan, Diyos ng dagat, ng karagatan, Diyos ng hangin. No? Ngayon, sila ay matatawag mong mga Diyos dahil meron silang kanya-kanyang titulo. Pero sa Roman Catholic Church, Diyos lang ang nakalagay. God. Because our God is Alpha and Omega. Sumasang-ayon po kayo sa akin, ang Diyos ng simbahang Katolika ay siya ang Alpha at Omega. So pag sinabing Diyos Ama, ang Diyos Ama ang Alpha at ang Omega. Ang Diyos Anak, siya ang Alpha at ang Omega. Ang Diyos Espiritu Santo, siya ang Alpha at Omega. So hindi siya tatlong Diyos. Dahil ang Diyos natin ay Alpha at Omega lang. No? Ang Diyos natin ay Alpha at Omega lang. Ang Diyos Ama ang Alpha at ang Omega. Ang Diyos Anak ang Alpha at ang Omega. Ang Diyos Espiritu Santo ang Alpha at ang Omega. Our God is Alpha and Omega. Ang tatlong persona, Alpha at Omega. Kaya silang tatlo ay Diyos, hindi mga Diyos. Nakukuha niyo po? Kasi, 'di ba, sa sign of the cross pa lang sa ngalan ng Ama, di sana ginawa nating plural sa mga. Ang plural sa usapin ng tatlong persona, iisang Diyos, yung persona. Bakit? Bakit naging plural yung persona? Dahil may kanya-kanya silang pangalan. Hindi naman ipinangalan sa Anak, Ama din . Hindi rin pinangalan sa Holy Spirit, Ama din. Hindi. Magkakaiba sila ng pangalan. Diba? Merong Ama, may Anak, may Espiritu Santo. So, dahil tatlo sila na magkakaiba ng pangalan, sila ay binubuo ng tatlong persona. Dahil magkakaiba ng pangalan, hindi naman pwedeng, halimbawa ako, nanay ko at tatay ko, na iisa lang kami, pero magkakaiba pangalan namin. No! Ang tatlong persona, ito ay sumasakop,
ay ito ay pumapasok sa pagiging tatlong persona nila dahil magkakaiba po ng tawag, ng pangalan. Hindi po ba? Hindi naman San Rio ang pangalan nila. Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaya sila tatlong persona. Pero ang tawag sa tatlong persona, ang Diyos Ama, siya ang Diyos na Alpha at Omega. Ang Diyos Anak, siya ang Diyos ng Alpha at Omega. Ang Diyos Espiritu Santo, siya ang Diyos ng Alpha at Omega. So, tong tatlong to, anong Diyos sila? Diyos ng Alpha at Omega. So, ang Diyos ng Alpha at Omega ay tumutukoy sa iisang Diyos. Nakukuha niyo po yung logic, no? Ganun yun eh, di ba? Our God is an Alpha and Omega. Kaya sila naging iisang Diyos. Tatandaan natin, lagi nating itatanim sa ating mga isip para hindi tayo ma-confuse. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit is a God of Alpha and Omega. Di ba? Pag sinabing God of Alpha and Omega, singular po yan, iisa lang yan. Kaya tayo naging tatlong persona, iisang Diyos. Magiging tatlong Diyos sila kung tatawagin mo na ang Ama ay Diyos ng tagapaglikha. Si Kristo ay Diyos ng kaligtasan. Si Holy Spirit ay Diyos ng pagpapakabanal. Tatlong Diyos yon, kasi tatlong Diyos na may iba't ibang kategorya. Yon ang tatlong Diyos. Pero naging iisang Diyos sila dahil iisa lang ang kategory nila bilang Diyos, the Alpha and Omega. Though that the God, no, yung Diyos natin, sila ay may tatlong persona, pero ang pagiging Diyos nila ay iisa lang. They are an Alpha and Omega. Maaari tayong gumamit ng salitang plural sa persona dahil sila ay may kanya-kanyang katangian. Tama po? Si Kristo ay nagkatawang tao, ang Diyos Ama sa panahon nila Moises, ang Diyos Espiritu Santo bumaba nung panahon naman ni Juan Bautista. Diba? Meron silang kanya-kanyang mga katangian, kaya tayo may tatlong persona. Pero tong tatlong personang ito, meron silang iisang paano ko ba sabihin? Kalikasan. Ang kalikasan ng tatlong personang ito, 'yun yung divinity o divine nature na tinatawag, no? At yung divine nature ng tatlong ito, iisa lang. Sila yung Alpha at Omega. So, wag tayong mako-confuse na tatlo pala Diyos nyo. No. Jesus, the God the Father is an Alpha and Omega. Siya yung simula at ang wakas. Ang Jesus Christ, ang God the Son, siya ang simula at ang wakas. Ang Holy Spirit, siya ang simula at ang wakas. Sila ang Diyos ng simula at ang wakas. So, tong Ama, Anak, at Espiritu Santo, Diyos ng simula at wakas, so iisa lang. Singular. Tama po. Ang ginagawa kasi ng ibang mga sulpot, dahil Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Diyos ang Espiritu Santo, ang tinitignan nila doon yung salitang Diyos eh, kasi tatlong beses binanggit. Pero wag tayong puputol na ang bibilangin lang nila yung Diyos. Diyos ng ano? Diba? Magiging tatlo kung pagkatapos ng Diyos, dudugtungan mo ng isa pang titulo. Kunyari, Diyos ng kagubatan, Diyos ng apoy, Diyos ng hangin. Tatlong Diyos yon, dahil magkakaiba yung titulo nila. Pero kung titignan ninyo sa tatlong persona, sa aral ng simbahang Katolika, ang Ama, siya ang Diyos ng simula at ang wakas. Ang Anak, Diyos ng simula at ang wakas. Ang Espiritu Santo, Diyos ng simula at ang wakas. O, di ba? So, anong Diyos sila? Iisa lang. Sila ang Diyos ng simula at ang wakas. That's why, ano, Trinity yung atin. Tatlong persona, iisang Diyos. Kasi nga sila ay Diyos ng simula at ang wakas. Though na tatlong persona sila, hindi ibig sabihin na tatlo ang Diyos. Dahil tong tatlong personang ito, sila ang Diyos ng simula at ang wakas. Paano magiging tatlo yun? Iisa lang naman ang title nila. No? Magiging tatlo ang Diyos kung magkakaiba ng title. Kaya wag nilang puputulin na pag meron silang nabasa na Diyos, what, isang Diyos na yan, Diyos, kalawang Diyos na yan, Diyos, ikatlong Diyos na yan, Diyos ng ano? Oh, di ba? Halimbawa, ako ang nanay ko at ang tatay ko. No, halimbawa lang, ako ay Diyos ng tao. Tatay ko, Diyos ng tao. Ang nanay ko, Diyos ng tao. So ano kami? Ano kaming tatlo? Kami ay Diyos ng tao.
So isang Diyos lang 'yon, 'di ba? Nakukuha niyo yung ano, yung point ko? Kahit kayo, kunyari ako ay artista, yung nanay ko artista, yung tatay ko artista. So ano kami? Artista. Hindi po ba? Pero yung persona namin, tatlo. 'Di ba? Tatlong artista. Pero yung salitang artista, singular. Hindi po ba? Tatlo kaming artista, yun yung pagiging persona namin, di ba? Ang nanay ko, ang tatay ko, at ako, kami ay tatlong persona. Dahil kami ay tatlong tao. Pero, yung profession namin ay singular. Kami ay artista. Isang artista. Di ba? Sana po nakukuha nyo yung point ko. At yan yung nilatag ko dun sa thread ko sa mga iglot, no? Na tatlo ang Diyos, hindi nila makuha-kuha. Huwag tayong magbibilang na dahil may narinig kayong Diyos, is isang Diyos na yon. May narinig tayong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tatlong Diyos na. No, ituloy mo, Diyos ng Alpha at Omega. The Father, God the Father is the God of Alpha and Omega. The God the Son is the God of Alpha and Omega. The God the Holy Spirit is the God of the Alpha and Omega. These three persons is the God of Alpha and Omega. Tatlo ba ang Diyos ng Alpha at Omega? No, isa lang. Isa lang ang sinabi ko, God of Alpha and Omega. Pag sinabing God of Alpha at God of Alpha and Omega, ito ay tumutukoy sa singular. God lang, salitang God. 'Di ba? So itong Ama, Anak at Espiritu Santo, ang pantukoy sa kanila singular lang sa pagiging God. God of Alpha and Omega. That's why they are God. These three persona, they are God. The God of Alpha and Omega. No? Kagaya po ng sabi ko sa inyo, kung ako artista, ang nanay ko artista, ang tatay ko artista, kaming tatlong persona ay artista. Pero yung salitang artista, yun po ay singular. Di ba? Pag sinabing artista ka, tumutukoy ba yun sa maramihan? Hindi, di ba? Pag sinabing artista, plural ba yung salita? Hindi. Pag sinabing artista, isa tong profesyon na tumutukoy sa isang individual. So pag sinabing Diyos, ito ay tumutukoy sa isang kategorya din. So pag sinabing tatlong persona, iisang Diyos, ito ay tumutukoy sa individual. Halimbawa, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, salitang Diyos, wala tayong mababasa na tinuro ng simbahan mga Diyos, no? Tayo ay magsambitla ng mga Diyos ng Anak, mga Diyos ng Ama. Hindi, kundi salitang God lang. Because these three persons is one God. At sila yung Alpha at Omega. Hindi yan, wala pong mababasa ng mga Alpha at Omega. No, that's wrong. Simula at ang wakas, Jesus Christ, God the Father, and God the Holy Spirit is an Alpha and Omega. The God of Alpha and Omega. That's why itong tatlong persona ay naging iisang Diyos. Kasi iisa lang po ang kanilang titulo, the God of Alpha and Omega. No? Sana po nabigyan ko kayo ng idea kasi maraming nalilito, no? Though na hindi ko pa masyadong inaaral biblically kung ano yung stand ng Trinity ng Catholic Church kasi maselan siya at napaka-sensitibo. No? Talagang yung may mga nag-aral ng theology, yung makakapagpaliwanag ng malinaw at may kahusayan, yung aral pagdating sa ganito. Kasi, hindi naman po ako perfect. Hindi naman po lahat ng aral ng simbahan alam ko. No? Hindi nga po ako maalam sa Greek. No, yung mga Greek, yung mga Hebrew na yan, hindi ako maalam. More on technically ako, sa technical ako mahusay. No? Kung paano ko iintindihin yung stand ng isang pinag-uusapan. Pero lagi po nating tatandaan, pag sinabi pong Trinity, tatlong persona iisang Diyos, kagaya po ng tayo ay mag-aantanda ng krus sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi po siya binabanggit na sa mga pangalan, kundi sa pangalan, singular. No? Singular siya. Kaya kung tayo ay uusige na tatlo ang Diyos, that's wrong.
iisa ang Diyos nila dahil ang Ama, siya ang Diyos ng Alpha at Omega. Ang Anak, siya ay Diyos ng Alpha at Omega. Ang Espiritu Santo, siya ang Diyos ng Alpha at Omega. At ang Diyos ng Alpha at Omega ay singular. God, the God of Alpha and Omega is a singular word. Kaya po sila naging iisa. At naging tatlo ang persona natin dahil sila ay may kanya-kanyang pangalan at katangian. No? Ang Ama, panahon ni Moises, ang si Jesus Christ, nagkatawang tao, at iniwan, at ngayon tayo ay nasa panahon ng Holy Spirit. Hindi po ba? So magkakaiba sila ng katangian, pero kahit na sila ay magkakaiba ng katangian, ang pagiging Diyos nila, ang titulo nila, iisa. Sila ang Alpha at Omega. That's why God. Diba? Three person, one God. That one God means they are the God. They are the God of Alpha and Omega. Sila ay Diyos ng simula at wakas. Diyos, hindi mga Diyos. Sila ay Diyos ng Alpha at Omega. That's why tayong mga Katoliko ay Trinitarian. No? Yun, ayun po, no? Kasi ang dami ko pa pong gagawin, no? At dami ko pang inaaral. Ngayon, nag-aaral ako patungkol naman sa Holy Spirit, no? And sana, may na-share ako sa inyo na maganda, no? Na kahit papaano, yung makapagbigay lang ng idea sa inyo na, ay, oo, gayto pala yung stand ng simbahan, no? And ito lang po yung aking, ano, ang aking tawag neto, masasabi for today. Hi po pala, shoutout kay Florencio Arcilia, kay Kuya Mark, Andrian D. Mendoza, kay Kuya Kabaluna Angkon Albert, kay Kuya Joel Palad, kay Kuya Chard Abanes, the second, ang taray po, dyan po lang ito. Kay Ate Wendelin Unlad, kay Ardin, hello Ardin, kanino pa ba? Ardin, ano na, teka, ayun. Shoutout po sa inyong lahat, no? At sana meron po kayo kahit papaanong nakuha sa point ko. Though napasensya na kayo sa itsura ko, no? Kasi ang mindset ko lang naman is makapaglatag ako ng Doctrines of the Catholic Church. Hindi naman po ako model para mag-ayos-ayos pa. Ang mahalaga, okay naman yung damit ko. Kasi may nag-react, bakit daw ako nakasando? So, ayun po, maraming pong salamat and please subscribe on my YouTube channel, San Rio TV. God bless you po sa inyong lahat. Yan lang po yung maila-live ko for today. No, sana po natuwa po kayo sa mga pasimple-simpleng live at vlog ko. And please, nakikiusap po ako sa lahat po ng Katoliko na support po natin si Ate Michelle Hall o M. Kadaldal sa kanyang mga live pagdating sa mga saints. Actually, nagsisimula pa lang po siya, no, na ito yung first step niya na mag-Catholic vlogger, no, at nagsisimula siya sa pamamagitan ng pag-share ng mga buhay ng mga santo. Suportahan po natin yung mga Katolikong vlogger kasi marami na pong sulputang sulpot na vlogger. So mas gusto ko po na ma-inspired naman yung mga Catholic vlogger sa kanilang ginagawa, no, at malaking bagay yon sa ating simbahan na may mga Katolikong nagla-live at sineshare kung ano yung mga aral at doktrina ng ating simbahan. Kaya kung may makikita po kayong mga Catholic vlogger, yung mga Catholic debater, isupport po natin sila para mas lalong mag-alab yung kanilang pagnanais na ipagtanggol ang ating simbahan. Kaya Ate Michelle Hall, M. Kadaldal, please subscribe on her YouTube channel. Sana po supportahan po natin siya. Ngayon po ay bago-bago pa lang, no? Pero pinipilit at sinisikap niya na mas mag-improve, no? Kaya pinopromote ko po sa inyo si Ate Michelle Hall, M. Kadaldal. Support po natin ang kanyang mga live videos, no? Catholic videos niya tungkol po sa mga buhay ng santo para kahit papaano naman may idea naman tayo kung ano ba ang mga buhay ng mga santong ito, no? So yun lang po. Please subscribe ang my YouTube channel, San Rio TV. Shout out Ave Maristela Catholic Defender. Maraming pong salamat sa inyong lahat.